ano na ang exciting kayo sa Video City kasi katanong ninyo, pero so dito muna tayo kay Yasin, muna kay Direk, okay? Yan, nakaka-excite nung unang invitation to, ibabalik ba ng Bibang Video City? Kanina, saka ko na na-realize na it's a movie na pagbibigyan ni Yasin Luna. And it's so exciting na nagbabalik ulit ang Viva with co-production with GMA, no? Kasi still remember nung nag-start ako ng 80s hanggang ng 90s, talagang grabe yung collaborations nila. Ang namamayagpag sa GMA sa rin dati was Viva TV, no? Ang bongga. Pero ito, ikaw direct na sabi mo na kanina na alam mo regarding Video City, di ba? Ito, siguro naman ay Yasin, may idea ba kayo na all about Video City? Alam niyo bang ito ay parang blockbuster video ng USA sa Pilipinas? Yes, so thank you, Jun. Nandun po kami sa age ni Ruru kung saan nabutan pa po namin yung panahon noon po, yung mga lalaro pa sa labas, mga patintero, and on the way to watch movies po, or to go to Video City. And ako po personally, meron pa akong nilalakad na parang isang kilometro po papunta po sa Video City to borrow and to watch po. Siyempre, natayin mo po yung mga kaibigan mo ulit-ulitin. So, it's very nostalgic for me rin po. Nag-rewind ka? Opo, nag-rewind ako. So, pati si Daddy po kasi VHS din po talaga before. Ang naabutan ko po sa Video City was CD. Pero si Dad gusto niya pa rin po talagang abutin like lahat po ng mga VHS. Yeah. How about you? Ay, di ba, Jun? Yes, hindi na po yun naabutan ko sa Video City. Nalala ko lang ng bata ko. Sinasamahan ko ako yung mga pinsan ko. Tapos mag-rent lang kami ng pelikula. And then, babalik kami sa bahay na lahat kami doon manonood. Tapos, magkikiraman pa yun. Like, pwede mo siyang i-rent ng 3 days. Tapos, basta huwag niya lalampas kasi may penalty na yun. Mahal penalty? Mas mahal pa sa penalty. Mas mahal sa parang bumili ka, diba? Yes, opo. Pero yun, sobrang nostalgic, diba? Parang nakakamiss yung ganyang panahon kasi meron kayong quality time talaga, hindi lang basta mag-stream ka online, but you know, dito talagang important mo para makanood ka ng movie. Si Joey Abakan kasi ang inubutan pera ng pastora. Yan ang nire-rent niya sa Video City. Kaya na-excite siya sa project niya po. Pero kayo, may mga narinig ba kayo? Kasi ako, alam ko, may mga dahil sa pagre-rent, no? Dati VHS, tapos yung mga CD, di ba? May mga istorya na nagka-developan na dahil sa nag-meet sa Video City, sabay na nagre-rent, di ba? Yung iba nagpapasa, nag-hiraman, di ba? Yung iba, pag nag-rent ng BCD or VHS nga, naglalagay pa ng note para sa mababasa ng next na mag-rent, di ba? Kayo ba, may mga alam kayong nabuong love story sa Video City? Kasi si Joey Abakan may nabuong love story, o. Mamaya isi-share niya sa inyo, pero in private, o. Kasi, syempre, sa kanya, triple X ang ano, di ba? Ang classification. So, yan, Direk, Yasi, and Ruma. Personally, wala pa po ako na-experience sa ganun. Ang alam ko pong na-love sigurado si Hannah Tsinining. Wala rin po ako dito yung wala po akong balita na ganyan. Yeah, pero ikaw din eh, kaya mo ba naisip tong istorya ng Video City na yun eh? That na-inspired ka sa isang love story na nabuo sa Video City? Okay, na-mention ko ako kanina na laking Video City talaga ako. Bata pa lang, nagpupunta na ako doon. May mga narinig ako love story, yun yung mga papel-papel po. Pero ako personally, ang nangyayari sa akin is merong ate doon na nagagay sa akin lagi. And siya yung nagpapakita ng mga films na 3 days. Kasi yun yung parang mas matagal ko nga maririn. And you know, take for example yung Back to the Future, and yung mga 3 days ng time na yun, kasi medyo luma na sila. Medyo crush ko yung ate na yun. At medyo bata pa ako nun, I think nasa 8 years old na ako, kasi yung ate is nasa 18. So, crush ko siya. And then, eventually, nung naging high school na ako,
Siyempre, inaalam ko siya, parang sabi ko, kaya ako na-inlove sa pelikula dahil isa siya sa factor, no? At na-realize ko lang na, what if mag-time travel ako? At balikan ko si ate. So, I think doon nagsimula yung idea rin ng Video City originally, na yung matagal ko lang siyang nasa isip na, what if ma-meet ko ulit tong taong nakakonnect ko before? Yung tao na parang nag-inspire sa akin na gumawa ng pelikula. Ayun po. Yung love story siguro. Ayun po. Okay.